sa panlinis kami ay hinihiling sa Diyos Ama namin ang ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Maria'ng mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kami ni Apolos ang ginamit kong halimbawa upang matutuhan ninyo ang kahulugan ng kasabihang huwag lalampas sa nasusulat, huwag ipagmalaki ninuman ang isa at hamaki naman ang iba. Ano ang kahigtan ninyo sa iba? Hindi ba lahat ng nasa inyo'y kaloob ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang na waring hindi kaloob sa inyo? Kayo pala'y nasisiyahan na, mayayaman na kayo. Kayo pala'y mga hari na, hindi na ninyo kami isinama. Sana nga'y naging hari kayo upang kami namay maging hari kasama ninyo. Sapagkat sa wari ko, kaming mga apostol ay ginawa ng Diyos na maging pinakahamak sa lahat ng tao. Ang katulad namin ay mga taong nahatulan ng kamatayan, isang panoori ng sanlibutan, ng mga anghel at ng mga tao. Kami mga hangal alang-alang kay Kristo.
kayo'y marurunong tungkol kay Kristo. Mahina kami, kayo'y malalakas. Hinahama kami, kayo'y pinararangalan. Hanggang sa oras na ito, kami nagugutom, nauuhaw, halos hubad. Pinagmamalupitan kami at walang matahanan. Nagpapagal kami upang may ipagtawid buhay. Idinadalangin namin ang mga lumalait sa amin. Kapag kami pinag-uusig, tinitiis namin ito. Malumanay na nananalita, isinusukli namin sa mga naninirang puri sa amin. Hanggang ngayon, kami parang mga yagit, pinakahamak na uri ng tao sa daigdig. Ito'y isinusulat ko, hindi upang hiyain kayo, kundi upang pangaralan bilang mga anak na minamahal, sapagkat maging 10,000 man ang inyong mga guro tungkol sa pamumuhay Kristiyano, iisa lamang ang inyong ama, sapagkat kayo'y naging anak ko sa pananampalataya kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinangaral ko sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa tumatawag sa puon, ang Diyos ay handang tumulong. Sa tumatawag sa puon, ang Diyos ay handang tumulong. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Sa tumatawag sa puon, ang Diyos ay handang tumulong. Yaong kailangan niyong mga tao'y may takot sa Kanya. Kanyang tinutugon at kung nagigipit, hinahango sila. Yaong umiibig sa Kanya ng lubos ay iniingatan, ngunit ang masama'y wawasakin niya't walang mabubuhay. Sa tumatawag sa puon, ang Diyos ay handang tumulong. Aking pupurihin ang Panginoong Diyos, di ko tutugutan. Sa ngalan niyang banal, lahat ay magpuri, magpakailanman. Sa tumatawag sa puon, ang Diyos ay handang tumulong. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan sina Jesus sa triguhan. Ang kanyang mga alagad ay nangitil ng uhay at kanilang kinain ang mga butil matapos ligisin sa kanilang mga kamay. Bakit ninyo ginagawa sa araw ng pamamahinga ang mga ipinagbabawal ng kautusan? Tanong ng ilang Pariseo. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang siya'y gutom
at ang kanyang mga kasama. Pumasok siya sa bahay ng Panginoon, kumuha ng tinapay na handog sa Diyos at kumain nito. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama, bagamat ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain iyon. At sinabi pa niya sa kanila, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. At welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Mga kapatid, unang Sabado ng buwan at inaalay natin ang araw na ito sa karangalan ng ating mahal na ina, ang mahal na Birheng Maria. Sa ating ebanghelyo, narinig natin ang isa na namang engkwentro sa pagitan ni Jesus at ng mga Pariseo dahil sa hindi siya, sa palagay nila, hindi na naman siya sumunod sa kanilang mga tradisyon at mga ritual sa kanilang kautusan. At sinabi ng ating Panginoon, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao. At kung ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao, ng Anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, ibig sabihin, ang lahat ng bagay ay nasa ilalim ng kapangyarihan niya. At sa ating unang pagbasa, ito yung narinig din natin na pinapaalala ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Kaya nga sinasabi niya, bakit ba kayo kailangang magpayabangan pa? Lahat naman ng bagay ay kaloob ng Diyos. Lahat ng tinatamasa natin ay kaloob ng Diyos. Kasama na doon yung ating pananampalataya. At yung pananampalataya natin, magpahanggang ngayon, ay bunga ng pagpapagal, bunga ng pagsasakripisyo, at bunga ng pagpapahayag ng salita ng Diyos ng mga apostol. At sinabi ni San Pablo sa mga taga-Korinto, kami mga apostol, sabi niya, ay mga hangal, alang-alang kay Kristo. Naalala ko yung commercial ng isang kape, para kanino ka bumabangon? Pero kung babaguhin natin yung tanong, maganda rin siguro itanong para kanino ka nagpapakahangal. At ang isang tao, willing na magpakahangal sa isang taong minamahal niya. Pag sinabi nating pagpapakahangal, o ang isang bagay ay pagpapakahangal, kung ito ay parang walang saysay, kung ito ay parang walang binubunga na maganda. Diba kapag ang isang tao nagmamahal ng lubos, kahit pa against diyan yung kanyang magulang, kahit pa tutol lahat ng kaibigan, kahit pa tutol lahat ng mga taong nasa paligid niya, ipagpapatuloy niya pa rin yan kahit parang walang saysay para dun sa mga tao na nakapaligid sa kanya. Kasi pag tayo nagmamahal, willing tayo na tawaging hangal. Willing tayo na magpakahangal. Pero sa kaso ni San Pablo at ng mga apostol, willing silang magpakahangal alang-alang sa pagmamahal kay Kristo at alang-alang sa pananampalataya. At kung titingnan natin sa unang tingin, sa mata ng taong walang pananampalataya at paniniwala, yung ginawa naman talaga ni San Pablo at ng ibang mga apostol ay parang kahangalan. Bakit? Dahil noong mga panahon na yun, ginagalugad nila yung mga lugar, naglakbay sila ng malalayo, para lang maipahayag ang salita ng Diyos, ang tungkol kay Kristo. Pero hindi lang yun. Dahil noong mga panahon na yun, sa kanilang pagpapahayag, sa kanilang misyon ng pagpapahayag ng mabuting balita,
marami namang tumututol, maraming hindi sumasang-ayon, maraming umuusig, karamihan nga sa kanila pinatay pa. Kaya kung titingnan natin, kung hindi natin gagamitin yung mata ng pananampalataya, kahangalan talaga. Wala talagang saysay. Puro paghihirap lang. Pero sinabi din ni San Pablo sa unang pagbasa, kami hindi naging marunong para kayo ay magkaroon ng karunungan tungkol kay Kristo. At kung babalikan natin yung panahon ni San Pablo, at kung titignan natin yung panahon natin ngayon, lahat ng meron sa pananampalataya natin ay dahil na rin sa kanila. So ibig sabihin, hindi talaga kahangalan. Hindi kahangalan ang sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi kahangalan ang sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa kanila, nagkaroon tayo ng karunungan. Pero ang nagiging problema, yung karunungan natin sa ating pananampalataya ay minsan sumusobra. Or at least, iniisip natin, minsan ang nagiging tendency, mas nagiging marunong pa tayo sa Diyos. Sa ating ebanghelyo, itong ito yung naging problema ng mga Pariseo. Ayan na naman, sinisita na naman ang ating Panginoon. Bakit kayo namimitas sa araw ng pamamahinga? Bakit nyo ginagawa ang pinagbabawal sa kautusan? Noong mga panahon kasi na yon, pag araw ng pamamahinga, bawal magtrabaho, syempre. At pag pumitas ka ng trigo, considered na yon na pag-aani. At ang pag-aani ay pagtatrabaho. So therefore, sila ay sumusuway sa utos sa pamamahinga. Pero ang di nila alam na ang kanilang pinagsasabihan ay ang mismong anak ng Diyos. Ang kanilang pinagsasabihan, ang kanilang sinisita ay mismong ang anak ng Diyos. At lumalabas dito na tinuturuan pa nila ang ating Panginoong Hesukristo. Pero hindi lang yung mga Pariseo yung may ganong problema. Minsan tayo din may ganong problema. Dahil minsan, mas marunong pa tayo sa Diyos. Diba minsan sa pagdarasal natin, imbis na hanapin natin kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin at tanggapin iyon, ang gusto natin, yung kalooban natin, yung sundin ng Diyos. Kapag ka, diba, minsan hindi natutupad yung ating panalangin, nagkakaroon tayo ng sama ng loob sa Diyos. Nagagalit tayo sa Diyos. Kasi para bagang ayaw ng Diyos mangyari kung ano yung gusto nating mangyari. Pero ang totoo niyan, hindi tayo makapagpakumbaba sa kung ano yung kalooban ng Diyos. Nagiging marunong tayo kesa sa Diyos. At hindi lang naman yan, di ba? Sa mga tinuturo sa atin ng ating kapwa, sa mga tinuturo sa atin ng simbahan paminsan-minsan, may mga pagkakataon ayaw nating tanggapin. Dahil ang gusto lang nating tanggapin ay kung ano yung inaakala nating tama. And therefore, nagiging mas marunong tayo kesa sa ating kapwa. Mas nagiging marunong tayo kesa sa simbahan. At kung ganun, siguro yun yung maituturing natin na tunay na kahangalan. Ang hindi sumunod sa Diyos, ang hindi maging bukas sa ating kapwa at sa ating simbahan. Siguro yun ang tunay na kahangalan. Mga kapatid, binibigyan tayo ng halimbawa ng ating mahal na Birheng Maria. Huwag tayong matakot na sumunod sa ating Panginoon. Huwag tayong matakot na sumunod sa ating pananampalataya. Dahil kung talagang tayo ay magiging masunurin, pangangatawanan natin yung ating pananampalataya, kung talagang magpapakabuti tayo, kung talagang susundin natin yung utos ng Diyos, ay talagang magmumukha tayong hangal.
Pero sa halimbawa ng ating mahal na Birheng Maria, parang ganun din, di ba? Biglang dumating yung anghel at nagsabing siya ay magbubuntis, maglilihi ng walang tatay. Parang kahangalan. Pero at the end, hindi naman talaga kahangalan. Dahil ang lahat ng yon para sa ikaliligtas ng lahat. Kaya huwag tayong matakot na sundin ang ating Panginoon. Huwag tayong matakot na sundin ang ating pananampalataya. Dahil ang tunay na kahangalan ay hindi yung pagsunod. Ang tunay na kahangalan ay yung hindi pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo sa ating pananampalataya. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na umangkin sa atin bilang Kanyang mga malayang anak kay Hesukristo na Kanyang bugtong na anak. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, sagipin nawa kami ng iyong salita o Panginoon. Sagipin nawa kami ng iyong salita o Panginoon. Ang mga Kristiyano, naway kilalanin ang mga utos ng Diyos bilang pinto sa kalayaan mula sa kasalanan at kasamaan. Manalangin tayo. Sagipin nawa kami ng iyong salita o Panginoon. Yung mga may tungkulin sa pagpapatupad ng batas at sa gobyerno, naway unahin ang kabutihan ng mga tao kaysa sa mga pinagkakaabalahan ukol sa batas. Manalangin tayo. Sagipin nawa kami ng iyong salita o Panginoon. Sa pagsamba sa Diyos na hindi natin nakikita, naway hindi natin malimutan ang nangangailangang nating mga kapatid na ating nakikita. Manalangin tayo. Sagipin nawa kami ng iyong salita o Panginoon. Yung mga dagdurusa sa iba't ibang pisikal at espiritual na karandaman, naway hilumin ng Diyos, manalangin tayo. Sagipin nawa kami ng iyong salita o Panginoon. Ang mga pumanaw naway mamahinga sa piling ng Diyos, manalangin tayo. Sagipin nawa kami ng iyong salita o Panginoon. Panginoong Diyos, ang bawat batas mo naway maging paaniyaya sa amin upang mahalin at paglingkuran ang aming mga kapatid. Unawain sila, igalang at gabayan upang maging gabay rin namin sila. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Pagsiupo muna po ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa iyong nagkatawang taong anak, ay tumulong nawa sa aming ginagawa
upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpaging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan ang mahal na Birheng Maria, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong sinugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig
kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister
ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Mga kadeboto, atin pong suportahan ang mga opisyal na social media accounts ng Quiapo Church. Halina't ilike at mag-subscribe sa mga opisyal na social media accounts ng ating parokya. Tignan mabuti ang profile name at pictures ng bawat social media accounts. Facebook account. YouTube account.
Instagram account. Threads account. X o Twitter account. TikTok account. Maging mapanuri po at mag-ingat sa mga peke at mapanling lang na social media accounts, lalo na sa YouTube, kung saan pinapalabas ang mga lumang videos ng ating misa o galing sa ibang pangsimbahan. Ipalaganap natin ang mga opisyal na social media accounts ng Quiapo Church. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpaging dapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sa pangalan ni Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Ka namin para mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
inuwalhati ka namin.